something. When I call her, she gon' leave. Tambalin. Ito po ang ginagawa natin ngayon, mga boss, mga kabisi. Ito po, nag-aalayan po tayo ngayon ng Suzuki D-Max 2020 model. Ayan. Ito yung dream, ano ko eh. Dream car. Alright. Ayan, magka-camber tayo. Ayan, yung mga sing po namin, general tune-up. General tune-up po yan, bali may libre na po yung mga sing yan pag may general tune-up. Ayan, Rondo. Yan po yung dream car ko eh. Stock na, stock na karon. Sana nga. Pogi. A few moments later. Bali mag-adjust po tayo dito ng camber. Alright. Bago palit po yung natin yan. Bago palit po yung raken. Stabilizer link. Tawing bearing po. Bago palit po. Yes. Katak-katak. Yes. Diba? Up, ganun lang. Yes. Tara. Tara. Yes. Tara. Yes. Diba? Yes. Diba? 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 Tapos yung kaset mo muna. Tama na, tama na, tama na. Mamaya mo nagpitan todo. Tapos. Nakakaster na nakakaster reading boss para na na-repress yung reading niya tapos na ano kami yung bilang bago. Okay, sige ba? Okay. Okay. Tap. Diba? Tap. Pagit na. Ah. Ayan, right. Stay dito. Kabila. Stay naman sa kabila. Ayan. I-adjust naman po natin dyan sa kabila para at least yung ano, po contrast ka. Magtataas yung camber niya, magpa-positive. Tapos at the same time, yung caster niya po ay atas ng konti. Medyo alam mo lang madali siya i-adjust pero kung di mo kabisado maglulugaw ka. Akala mo lang madali siya gawin pero pag halimbawa di mo siya kabisado tingin ko sa maghapon eh, dati medyo mahirapan ka rin mag-adjust. Atak mo yan, atak! Ayan, mga bata ako, malilapit na mag-adjust. Tandaan lang. Up! Pati ba? Ah, sige, higpita mo. Ah, mamaya mo na higpita ng todo. Kasar mo ulit. Kasar lumapat lang siya. Kasar po ulit natin siya. Mga kabisi. Ayan. Alright.
Okay. Dapat pagkakasad po kayo, dati i-bounce nyo po siya ng, ano, ng konti sa sakyan para yung in-adjustment nyo maging lumalapat sa busing. Ayan. Ah, gitna. Ah, may panlasa pa naman. Kakasal po natin po siya uli. Ayan. Ito sa akin naman, mas gusto ko i-adjust yung mga ganito. Kasi sa mga kotse, kasi kotse, ano yun eh, MacPherson type yun eh. Mag-asa-asa ka pa eh. Tatama sa'yo yung mga ano. Centric type kasi, ano naman siya adjustment kasi ano lang. Kabisado mo lang adjustment niya. Eh, sa kabila kami, mag-adjust. 1 hour later. Kaya mga kabisi, hinihigpitan na lang po namin ng todo yung ano niya, nung talagang higpit talaga yung ano niya. Kasi hindi natin siya pwedeng ngayaan na ano, kailangan mahigpit na mahigpit po yan. Dahil pag konting galaw po yan, magbabago din kaagad yung adjustment ng ano niya, alignment. Takpan namin. Ayan. Okay na. Ah. Bali, alignment na lang po siya mga bossing. Isisendo po natin yung manibela. Ah. Ito po mga kabisi. Bali, nilagyan po natin ng lock. Tapos i-align po namin siya. Ayan. Para hindi po siya gumalaw. Habang in-align. Okay. Gaya ng isa ni boss, pag sinasaradong pinto, kusa nagsasarang ano. Ayan, okay. Ayan po yung reading niya sa alignment. Yung camber niya, okay na rin. Pasok na po sa spec. Nakabukan lang po yung alignment. Dito po natin i-adjust ang alignment niya mga kabisi. Sa rack end, ayan. Pag sa camber naman, tsaka sa caster, dito po. Sa sentry. Okay. You find baby show me some